Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig ko po sa programa ng Bread of Life. At muli sa araw na ito, tayo po ay narito para po muling magsalo-salo sa kanyang salita na siyang kailangan po ng ating buhay espiritual. Ako po ay masaya na sa inyo po ay bumabati ng isang pinagpalang araw ng Linggo. Dito po sa Pilipinas ay Linggo, pero po sa Amerika ay Saturday pa lang dahil po nauna po tayo sa kanila. Gayun din sa iba pang mga lugar, anumang oras kayo dyan ngayon, anumang ang inyong mga pinagkakaabalahan, kung kayo po ay nagbukas ng inyong cellphone at kayo po ay handang makiisa sa programang ito ng Bread of Life, mangyari po na tayo po ay muling magsama-sama. Pero bago po yon, isang maalab na pagbati ang pagbati ko kay Brother Marlon. Ito po ay sa Madrid, Spain. At salamat na siya po ay nakabukas na ngayon kay Sister Merna. At sa iba pang mga kaibigan natin dyan sa Amerika, isang mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyo dyan sa iba't ibang dako ng California. Gayun din po sa ating mga tagapakinig po sa lugar po ng Japan, isang mapagpalang umaga ang pagbati ko sa inyong lahat dahil alam ko po alas 5 ng umaga sa inyo ngayon. So, gayun din po sa ating mga tagapakinig sa lugar po ng Singapore, sa lugar po ng New Zealand, sa lugar po ng China, sa iba pang mga bansa na naaabot ng programang ito na nakakabukas po dito po sa atin pong isinasagawang every 6 a.m. na daily bread. Pagpalain po tayo ng Diyos. At sa lahat ng ating mga kapatid at kamanggagawa po sa iba't ibang dako po ng ating minamahal na bansa, unahin po natin ang mga taga Mindanao. Nandiyan na po sila Sister Merlita Tintino sa Church of God, sa lugar po ng Lambayong, Sultan Kudarat. Sa mga kaibigan po natin dyan, sa President Quirino, gayon din po sa Cotabato City, sa General Santo City, sa Christ-Centered Church, sa mapagpalang umaga po ang pagbati ko sa inyo, at sa marami pang mga kapatid at kamanggagawa natin sa lugar po ng Davao City, Davao Oriental, Davao Occidental, at gayon din po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig po sa iba't ibang dako po ng ating lugar dito po sa Luzon. So iba-iba mang denomination, iba-iba mang church, iba-iba mang congregation, iba-iba mang sekta. Lahat tayo po ay magpasalamat at magpuri sa Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng isang magandang umaga na muli po tayo po ay malayang mag-aral ng kanyang salita sa pamamagitan po ng Facebook. At salamat din po na sa umaga pong ito nandyan po ang aking pinsan, si Pinsan Larry, naka-online na din siya. Salamat din kay Sister Olivia at sa iba pang mga nagbubukas ngayon ng kanilang mga Facebook. So sa lahat ng mga taga Luzon, o kasama na po dyan ang taga Baguio, Sister Edita Almasol, siya po ay nasa Baguio City, at sa mga kapatid at kaibigan natin na member po ng Shalom, magandang umaga po sa inyong lahat. O kay Sister Julie Assis, ito po ay sa Canada po. So yung mga taga Canada, binabati din po natin saan mang lugar kayo ng Canada. At salamat po na nandito rin po Sister Julie from Singapore sa Pitola, na siya po ay naka-online na din. So hindi ko kayo maisa-isang mabati, pero gayon pa man isang maalab na pagbati sa pangalan ng Panginoon sa inyo pong lahat. At ako po ay nagagalak na sa iba't iba mang dako tayo, lugar ng mundo, lalo na ng ating bansa, ay may oras na pinagkaloob sa atin ang Diyos. At ito nga every 6 a.m. in the morning, para po tayo ay magsama-sama para po sa pag-aaral ng kanyang salita na siyang pagkain ng ating kaluluwa. At ngayong umaga, tayo po ay darako po sa isang napakahalagang bahagi ng pag-aaral. At ito po ay sa chapter 4 po ng aklat po ng Revelation o pahayag. Pero bago ko po tatalakayin yon, ay magkakaroon lang muna po ako ng kunting summarize po sa pitong iglesia na siyang tinalakay ko po ng halos, ito po ay 8 days po
mahigit 1 linggo nating tinalakay ang book of ang chapter 2 at 3 ng book of Revelation. So ngayon tayo po ay makipagbukas, kung kayo may Biblia, dito po sa Revelation chapter po, basahin po natin ang whole chapter o ang buong chapter. Sabi po rito, pagkatapos nito, ibang pangitain naman ang aking nasaksihan. Nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto, at muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari. Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya ay maningning na gaya ng mahalagang batong haspi at korlena. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapalibot dito ang 24 pang trono. Nakaluklok doon ang 24 na matatanda, puti ang kanilang kasuutan at may kurunang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuhit ang kidlat kasabay ng malakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono, ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono sa bawat panig nito ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at sa likod, katulad ng leon ang unang nilalang na buhay, katulad naman ng baka ang pangalawa, may mukhang katulad ng tao ang pangatlo, at katulad ng agilang lumilipad ang pang-4. 6 na pakpak ang 4 na nilalang na buhay at tagtag ng mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at ang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpatira pa sa harap ng trono at sinamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman, inialay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinabing, aming Panginoong Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. Siya'y nilalang mo at pinanatili. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang binasa. Tayo ay saglit na manalangin. Mahal na Diyos, salamat po sa umagang ito sa iyong mga salita na muli naming nabasa, at buhat po sa bahaging ito ng kasulatan, ibigay po ninyo ang isang makapangyarihang mensahe na magpapalakas at magpapatatag ng aming buhay pananampalataya. Tulungan mo po ang aming mga tagapakinig na sila po ay magkaroon ng tiyaga at kasipagan na makipag-aralan tuwing umaga sa isinasagawa pong delivered ng iyong pong lingkod. At ang iyong lingkod ay pakapuspusin mo ng iyong karunungan at kapangyarihan, na anupat ang salitang mamutawi sa aking labi ay hindi mula sa aking sarili, kundi ito ay mensahe na nagmumula sa iyo. Gawin mo lang ako ngayong alulod ng iyong salita at padaluyin po ninyo ito sa lahat ng aking tagapakinig. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa iyo pong ginawa at gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin po ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming pagsamo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, ngayong umaga, mahal kong mga tagapakinig, bago natin talakayin ang Revelations chapter 4, ay may ilang summarize lang po akong ibibigay po dito po sa 7 iglesia na inilarawan, ipinakita kay Juan na inilarawan, inihalin tulad sa 7 ilawang ginto. At ito po ay gusto kong ipaalam po sa inyo lahat na naisulat ito at naipahayag ni Juan nung siya po ay na-lockdown. Ipinatapon siya sa pulo ng Patmos nung panahon po ng Roman Empire. Yan po ay mga nasa panahon po na pagitan po ng 90 AD to 96 AD. At ito po ay
napakaganda na atin pong tinatalakay dahil sabi ko nga, ito po ay napapanahon. Ang Book of Revelation ay ipinahayag kay Juan, napakatagal ng panahon, 2,000 taon na nakalilipas, pero ang kaganapan o katuparan nito ay sa atin pong kapanahunan. Kaya nga po mga mahal kong mga tagapakinig, mapalad po tayo sapagkat ang Diyos ay nagpahayag din sa inyong lingkod na every day, every 6 a.m. in the morning ay patuloy na mangaral at ating tinututukan ang Book of Revelation na kung saan ito po ay napakaganda na atin pong naiintindihan kung ano ang mga kapahayagan ng Diyos na inihayag kay Juan na kailangang malaman natin kasi ito po ay naaangkop at nararapat po sa bawat isa sa atin sa kapanahunang ito. Lalong-lalo na sa panahon na nagka-lockdown, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan meron pong gustong iparating ang bawat isa sa may gusto pong iparating ang Panginoon sa bawat isa na mga mensahe na kailangang matanggap po natin para po maihanda natin ang ating sarili. Okay, tayo po ay tatalakay sa summarize ang aklat po ng Revelation na ito po ay tumalakay po sa 7 iglesia sa Revelations chapter 1 to 4. Inilarawan po dito ang iglesia ng Epeso na ito po ay isang iglesia na nakakaranas ng panlalamig na patuloy na binigyan ng Panginoon ng chance na sila ay manumbalik para yung panlalamig ay mapalitan muli ng sigla. Sapagkat ang Diyos natin, tinalakay ko po nung nakaraang pangangaral ko, na laging nagbibigay ng second chance sa bawat iglesia na kumakatawan sa mga mananampalataya. Ang iglesia naman po ng Smyrna ay tinawag na mahirap na iglesia, pero ang sabi ng Panginoon, kayo ay mayaman. So, sa iglesia po ng Smyrna, wala po kayong makikita na mayroong complaint si Lord o mayroong hindi gusto si Lord, kundi pinupuri ng Panginoon ang iglesia ng Smyrna dahil sa kabila ng kanilang pagiging mahirap, sila ay naging tapat sa Panginoon. Pangatlo po, ang iglesia naman po ng Pergamo na kung saan nais ko pong ipabatid sa inyong lahat na ito po ay isang simbahan na nagkukompromise. Nag-compromise siya sa mga maling aral na tinawag na sabi dito ay mga Nicolaita at ganun din po, nag-compromise po sila sa mga paniniwalang pagano. So, ibig sabihin, ang mga church ng Panginoon talaga pong minsan hindi mo makikitang perfect, may mga diferensya. Ganun din po yung pagkatao ng bawat tao. Hindi po tayo perfect, may mga kakulangan, may mga diferensya. Kasi po, kung perfect na po tayo, wala na pong gagawin si Kristo sa atin. So sa pamamagitan ng mga kakulangan natin, tayo nagpapatuloy sa Panginoon para ang Panginoon ang magpuno sa bawat kahinaan at pagkukulang natin. Magpatuloy po tayo. Ang iglesia naman po ng Pergamo, tapos na pala tayo sa Pergamo. Dito na po tayo sa iglesia ng Thyatira. Ang hindi po gusto dito ng Panginoon, ito po ay sumuporta at nakiisa doon po sa paniniwala ng pagano. Nang sabi po dito, nag-compromise siya dahil po sa pagtangkilik, pagsunod at pagpapasakop sa mga aral ni Jezebel. Na si Jezebel po ang nanguna nung unang kapanahunan sa panahon ni Haring Akab at panahon ni Elijah na ito po ang nanguna sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Kaya po, tumutukoy po ito doon sa mga Kristiyano na nagko-compromise at nagkakaroon ng ibang Diyos. So, nagkakaroon ng mga idolatry sa kanilang buhay. So, pag ganun po ang tao, ibig sabihin mayroon siyang Jezebel spirit. At ang tinutukoy din po nito ay yun pong controlling spirit. Na minsan po, may mga tao po na gusto nilang kontrolin yung tao at hawakan yung tao. Iyan po ay tinatawag nating controlling spirit. Jezebel spirit po ang tawag dyan. At sa iglesia naman po ng Sardes, ang weakness po nila, ito po ay tutulog-tulog. Nakakalungkot po ano, tutulog-tulog. Ibig sabihin, ito yung sinabing patay na iglesia. Pero kahit na siya ay tutulog-tulog at patay, gusto ng Panginoon bumangon
gumising, manumbalik sa kanya, ibig sabihin, binibigyan pa rin ng chance ng Panginoon. Kahit ka ikaw ay tulog sa pananampalataya, mahina ka sa pananampalataya, ang Panginoon ay lagi nagbibigay ng chance para magpalakas ka, bumangon ka, lalo na sa huling panahong ito. At dito po naman sa Iglesia ng Philadelphia, ay makikita po natin na ito po ay good kay Lord. Wala po siyang nakitang anumang kapintasan sa iglesyang ito. At ang sabi ng Panginoon, siya ay nagbukas ng pinto. Ito po ay yun pong binigyan sila ng opportunity, at sabi ko nga ay authority, at kasama na po dyan yung pinto ng mga pagpapala at lahat ng mabuting bagay na ipinapabor ng Diyos. Ang tawag po dyan ay open door ni Lord. So, ito po ay isang napakagandang huwarang iglesia. At sa ikapito po ay ang iglesia ng Laodicea na tinawag na Malahininga. Ito yung complaint ni Lord sa iglesia ng Laodicea ay Malahininga. Ibig sabihin po ay alanganin. Hindi totoo yung pagkakristyano. 50-50. Ito yung mga mananampalataya na kakilala sa Panginoon pero pinabayaan ang kanilang buhay pananampalataya. Kaya nga ang tawag dito ay malahiningang iglesia na tumutukoy po sa mga mananampalataya na sila po ay yung mga nanlalamig. At ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon at kinakatok ng Panginoon ang ganitong klase ng iglesia o ganitong klase ng mananampalataya dahil gusto ng Panginoon makapanumbalik tayo sa Kanya. Ayaw niya na tayo ay datngaan na hindi mainit sa pananampalataya. At ngayon ay darako po tayo sa pagtatalakay po sa chapter 4. Na kung saan po, dito po ay makikita po natin mga iniibig kong mga kapatid na si Juan ay dinala po sa langit. At nung siya po ay dalhin doon sa langit, ang sabi po sa bahagi ng kasulatan, ako na ang langit, bukas o binuksan yung pinto sa kanya. At kanyang inilarawan po kung ano. So, mamali tayong tinanggap na katuruan at paniniwala na pag ikaw ay pupunta ng langit, ang una mong makikita ay si San Pedro, parang gwardya na i-check ka. So, hindi po ganon, kasi si San Pedro po ay hindi po isang gwardya at ang langit po ay hindi kailangan lagyan ng gwardya. Nilalagyan lang po ng gwardya kasi po iniingatan po na huwag mapasok ng magnanakaw, maging sa mga subdivision, sa mga bahay. So kaya naglalagay ng gwardya kasi iniingatan hindi mapasok ng magnanakaw sa langit po. Walang magnanakaw na papasok. So sabi doon, bukas po ang langit. At si Pedro ay hindi makikitang nandoon na katulad ng isang guard. Kundi gusto ko pong ipakita sa inyong lahat na si San Pedro po ay katulad po sa mga judge na sa muling pagbabalik ni Kristo, kasama silang hahatol sa buong sanlibutan. So, pagpatuloy po natin, inilarawan po kay Juan na ang langit po ay talaga pong kagilagilalas, hindi kayang itulad sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Sapagkat dito po, sabi nga, makikita mo na ang Panginoon na nagpakita sa kanya ay punong-puno ng kaluwalhatian, kaningningan, at kumikislap ang kanyang mukha, nagbibrelya. Ganun ang Diyos. Kaya nga, pag hindi ka talaga malinis, mahirap kang makaharap sa Panginoon. Matutunaw ka. Kasi po, kumikinang, kumikislap ang Panginoon na itinulad po ito dito sa mga mamahaling bato. Ayan, sabi po, kinasiyasya ng Espiritu na nakita niya sa langit ang isang trono at ang nakalukluk doon at ang mukha niya ay nagniningning. Ayan, kumikislap, nagniningning, nagliliwanag. Katulad ng mahalagang haspe, cornelina, ito yung mga mamahaling bato, Esmeralda. So ibig sabihin, talagang grabe po yung face ni Lord, di kayang tingnan basta ng tao kapag ka hindi siya spirit
spirit-filled o hindi siya pinaging banal ng Diyos. Kaya mahirap pumasok sa langit ang isang tao po na hindi po talaga naglinis ng kanyang sarili. Kasi hindi po pwede doon makapasok ang anumang marumi. At inilarawan din po doon po sa langit na mayroon pong mga nilalang na iba po ang kaanyuan. Napakahirap po palibot ng mata. At inilarawan po, at tingnan nyo na lang po pagdating po dito sa bahaging ito ng Revelation chapter 4 verse 4 verse 5 verse 7. So inilarawan po diyan yung kaanyuan ng mga nilalang na nasa langit, at sila po ay walang tigil na umaawit at nagpupuri sa Panginoon. At doon po ay ipinakita din po ang 24 na matatanda na sila po ay nagpatirapa, sumamba sa ating Diyos doon sa nakaluklok sa trono na kumikinang ang kaanyuan. So ganyan po ang ating Diyos. So ang gusto ko pong bigyang diin dito po sa bahaging ito ng kasulatan ay ito pong salitang banal-banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. Dapat pong malaman ng bawat isa sa atin na ang Diyos talaga po ay banal. Ang langit na kinalalagyan ng Diyos ay tinawag din na banal na dako. At ang mga nilalang na naroon, sigurado ako 100% banal din. Banal ang langit, banal ang Diyos, ang mga nilalang na nandoon at pwedeng maniraan doon ay banal. Kaya hindi applicable na ang isang tao makapasok doon na hindi naging banal. Hallelujah. Hallelujah. Isipin po natin yan. Kaya mismong ang Apostol Pedro ay nagsabi na tayo ay magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Ayan. So, makikita po natin sa 1 Peter chapter 1, 15 to 16. Kayo'y magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. O kaya sabi ko sa inyo, ang Diyos ay banal, ang langit na dako ay banal, nung inihanda ng Diyos, ang mga nilalang ay banal. Kaya dapat pong ang bawat tao po ay maging banal. Ito po yung mga katotohanan na gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat. Tatlo lang po ang bibigyang diin ko ngayong umaga. Paano ang tao magiging banal at magiging karapat dapat sa langit, makakaharap sa banal na Diyos at makakasama niya ang mga banal na nilalang na nandoon sa langit? Yan po yung atin pong pag-uusapan at bibigyang diin ngayong umaga. Yung tanong na paano ang tao magiging banal? Gayong tayo po ay makasalanan. Paano tayo haharap sa Diyos? Paano tayo magiging karapat dapat sa Diyos? Paano tayo magiging angkop sa langit? Paano tayo babagay sa mga nilalang na nasa langit? Paano tayo makakasama ng mga taong banal sa langit? May tatlong way na nagpapabanal sa tao. At dapat po alam natin yan. Tayong lahat, inaamin nating tayo makasalanan. Tama po ba? Ay ngayon, paano tayo naging banal? Ang pagiging banal po, hindi po ibig sabihin, bagamat talaga ang banal, walang pagkakamali. Perfect. Malinis. Walang kapintasan. Yun talaga ang katangian ng banal. Ay paano ngayon ay lahat tayo may kapintasan? Lahat tayo may diferensya. Sabi ko nga sa inyo, ang simbahan hindi lugar ng perfect. Pag ikaw ay pupunta ng simbahan at naghahanap ka ng simbahan na perfect, wala kang makikita. Sapagkat maging sa paglalarawan sa pitong iglesia, lahat sila may problema, lahat sila may kapintasan.
lahat na alos may complain si Lord. Kasi wala naman talaga pong perfect eh. Kaya lang tayo, nang tawagin tayo ng Panginoon at ilagay sa simbahan, pinapanday tayo, dinidevelop tayo, pinoproseso tayo para maging banal. Ayun. So, habang tayo'y nandito, lahat tayo under process pa. Hindi tayo banal, pero tinawag tayo ng Diyos para maging banal. At ang maganda dito, lahat tayo ay inaring banal. Hindi ka ganap, pero inari kang ganap. Hindi ka anak, pero tinanggap kang anak. Hindi ka karapat-dapat, pero inaari kang karapat-dapat. Kaya lang ang kailangan, dumaan tayo ng proseso. Ayan. Proseso. Bakit po? Kasi hindi tayo pwedeng patirahin doon sa langit kung hindi tayo dumaan sa proseso ng pagpapabanal sa buhay ng bawat tao. Tanong, paano nga tayo magiging banal? Ay di, salaminin natin yung mga taong naging banal nung unang panahon. Sino-sino yan na kilala nating mga santo? Kasi ngayon, maraming kinilalang santo ngayon eh. Iba-ibang mga nagpaka-deboto, nagpaka-panatiko sa relihiyong Katoliko ay dineclared ng Pope ng Vatican ng Rome na santo. Pero sila ba talaga yung santo? Sila ba talaga yung banal? Mag-isip-isip po tayo. Sino ba talaga yung banal? At paano naging banal? Salaminin po natin ang buhay ng mga taong banal. Halimbawa po, si San Pedro, si San Pablo, yung mga apostolis na tinawag ng Panginoon. Kilala natin sila na sila ay binanal ng Diyos. Pero kung aaralin mo ang background nila, ang pag-uugali nila, gaya din sa atin. Pero bakit sila naging santo? O diba si San Pedro, tinatwa si Jesus ng 3 beses. Nang taga pa nga siya ng tao, diba? Iniwan niya si Jesus nung naghihirap na sa krus. Ganon din yung iba mga apostol. Pero bakit sila naging santo? Lalo na si Pedro, sinabi pa, nasa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Paano silang naging santo? May proseso silang dinaanan. Ikaw, ako, tayong lahat, pwedeng maging santo pag tayo po ay dumaan ng proseso. Ngayon, anong proseso ang dadaanan natin para tayo maging kabilang na santo, maging banal at maging karapat-dapat tayong tumira sa banal na lugar na inihanda ng Diyos, makasama ng banal na Diyos, makasama ng mga banal na ninalang sa langit. Ano ang mga hakbang? Ano ang mga dapat gawin? Kailangan po malaman natin yung susi, yung daan para tayo na isang makasalanan, mga hindi perfect, mga may kapintasan, minsan ay masamang magsalita, masamang magalit, may mga hinanakit kung minsan, may mga dinadalang hindi magpapatawad, iba-ibang mga kasalanan, tanong, paano tayo magiging banal? Hallelujah! Glory to Christ Jesus. Number one, ang nagpapabanal sa isang makasalanan, salita ng Diyos. Bakit salita ng Diyos? Ang Diyos ay banal. So pag yung salita niya tinanggap mo, narinig mo, sinapuso mo, at nagpasakop ka sa salita ng Diyos, kahit hindi ka banal, ikaw ay papaging banalin. Kaya lahat ng tao na nagbababad sa salita ng Diyos, ikaw ay nagdi-discover, ikaw ay tumutuklas ng pinakamabisang instrumento para ikaw ay maging banal.
Wow! Kaya mapapala eh. Kaya nga eh, inuulit-ulit ko lagi yung Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa, ang nakikinig ng lahat ng nasusulat sa aklat na ito. Bakit sila mapalad? Kung sila'y makasalanan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na naririnig nila at natatanggap nila, pupwede silang maging banal. Sapagkat banal ang salita ng Diyos, banal ang Diyos na nagsalita, banal ang Biblia na pinasulat ng Diyos, kaya ang tawag sa Biblia, banal na kasulatan eh. Bakit? Eh kung yung banal na kasulatan, binababadan mo, inaaral mo, at ginagawa mo ang mga nakapaloob dito, kahit ikaw isang makasalanan, papaging banalin ka. Kasi banal eh. Magbabad ka sa putikan, magiging marumi ka. Magbabad ka sa salita ng Diyos, sa banal na salita ng Diyos, magiging banal ka. Simple po ang logic. Magbabad ka sa mabaho, babaho ka. Diba? Magbabad ka sa sugalan, magiging sugalero ka. Magbabad ka sa sabungan, magiging sabungero ka. Tama ba? Kung saan ka nagbababad, magiging ganun ka. Magbabad ka sa kapapanood ng mga teledrama, magiging madrama ang buhay mo. Tama ba? So, minsan, mag-isip-isip tayo, saan tayo nagbababad? Saan tayo naglalaan ng mas marami nating panahon? Pag nagbabad ka sa salita ng Diyos, pinukusan mo ang salita ng Diyos, nilaanan mo ng oras ang salita ng Diyos, pababanalin ka ng salita ng Diyos dahil ito ay banal. Okay, buklat po tayo ng talata ng Biblia para po mapagtibay natin ang ating pinag-uusapang paksa. Kasi ang sabi nga dyan, banal, 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 ang Diyos ay banal. At yamang ang Diyos ay banal, dapat daw po tayo maging banal. Ang tanong, paano nga tayo magiging banal? Ay lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo hindi perfect. Paano tayo ngayon magiging banal? So tunghayan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa aklat po ng Timoteo, 2 Timothy chapter 3. Sabi po sa bahagi ito ng kasulatan, okay, 3:15. Ganito po ang ating mababasa. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. O, maliwanag po, banal na kasulatan. Biblia po yan ang ibig sabihin. Lahat ng kasulatan ay kinasihan. Ibig sabihin, inspired ng Panginoon. Kinasihan ng Diyos. Pinatnubayan ng Diyos. Kaya nga tinawag itong salita ng Diyos dahil ang tunay na utor ng Biblia, hindi yung 40 tao na sumulat nito, kundi ang tunay na utor nito ay ang Diyos na gumamit ng mga tao para maipaabot ang banal na salita ng Diyos. Kaya tinawag na banal na kasulatan, banal ang nagpasulat, at banal ang isinulat. Ayan. At ang sabi po dito, ang banal na kasulatan, dapat malaman natin mula pa sa pagkabata. Ito ang daan para ikaw, ako na makasalanan, ay makatagpo ng daan ng kaligtasan. So maliligtas tayo, mapupunta tayo sa langit, hindi tayo mapupunta sa impyerno kung alam natin, ginagawa natin ang nasasaad sa banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan na dapat daw mula sa pagkabata, maalaman na natin, maintindihan na natin na ito po ay pinatnubayan, inspired by the Holy Spirit, na sulat sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagtuturo ng katotohanan.
So kung ang mga katuroang tinanggap ng tao ay baluktot, mali, pag inaral mo ang salita, itatama ka sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya nga mayroong Juan 8:32, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ayan. Alin ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. At katotohanan ang itinuturo nito. Kaya yung mga taong wala sa katotohanan, pag nagbabad sa salita ng Diyos, ito ang magiging daan para ikaw ay maging makatotohanan. Amen. Hallelujah. At ang sabi po dito, hindi lang ito nagtuturo ng katotohanan, kundi ito ay gabay ng tao para matuntun niya ang kaligtasan. Yan. Nagtuturo ng katotohanan. At ito ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. So, pangatlo na gusto kong malaman ninyo, ito ay nagpapabulaan sa mga maling aral. Kasi napapahamak ang tao sa kawalan ng kaalaman. Hosea 4:6, people perish because lack of knowledge. So, sa kawalan ng kaalaman, sa kamangmangan nila sa salita ng Diyos, sa hindi pagkaalam ng katotohanan, sila ay lumakad sa daan ng kalikuan. So para ikaw ay maitama, magbabad ka sa salita ng Diyos. Kaya yung mga taong hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, ay huwag ka nang magtaka kung ang buhay niyan ay baluktot at palikuliko. Ayan, kailangan ang salita ng Diyos. At yung lahat ng aral na natutunan natin, kasama na ang mga pamahiin, pag nag-aral ka ng Biblia, doon mo madidiscover na ito pala ay walang katuturan. Yan, dami nating aral na tinanggap na mga baluktot. Maging sa panalangin po eh. Naturuan tayo ng mga panalangin na hindi totoo. Ano yon? O, bigyan ko kayo ng halimbawa. Nakapaloob po yun sa rosary. Ano po yun? Tulad halimbawa ng mayroon pong sagutang pananalangin dyan ay sasabihin yan, bahay na ginto, sasagot yung isa, ipanalangin mo kami. Sasabihin naman, kaba ng tipan, ipanalangin mo kami. Sasagot yung isa, ipanalangin mo kami. Turi, ano yun? Turi ni Garing, ipanalangin mo kami. Sagutan po yan. Aywan ko kung nakarinig na kayo ng ganyang klase ng pananalangin, eh mag-isip-isip nga tayo, common sense na lang ang gamitin natin. Paano makapanalangin yung bahay na ginto, yung kaba ng tipan? Ipanalangin daw, ipanalangin mo kami. Bahay na ginto, ipanalangin mo kami. Turi ni Garing, ipanalangin mo kami. Kaba ng tipan, sasagot yung isa, ipanalangin mo kami. Hindi ba mga katuruan niya na mag-isip-isip lang po tayong mabuti? Wala ho eh. Walang matibay na pundasyon sa salita ng Diyos. O pag Holy Week daw, bawal kumain ng karne. Ang dami nating mga katuruan na tinanggap na hindi totoo. Ay bahala kayo kung gusto ninyo. Yan pa rin ang panindigan ninyo. Pero itinuturo ko sa inyo ang salita ng Diyos. Ipinangangaral ko para yung mga maling katuruan tinanggap natin pabulaanan. Kasi ang dami talagang mali. Ano pa po? Bibigyan ko lang po kayo ng halimbawa na sa pamagitan ng salita ng Diyos maitama tayo. Oh, di ba may mga nanalangin, Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Aba, minsan nagsalita ako ng Araneta Coliseum, binigyan din ko yan eh. Pag ikaw ay nagsabi na ang Diyos ay may ina, abay, paglapas tangan yan sa Diyos. Dahil bago pa ipinanganak si Maria, nandiyan na ang Diyos. Ay bakit mo sasabihin Santa Maria, ina ng Diyos? Ang tamang gamitin, Santa Maria, kinasangkapan ng Diyos. Kasi pag sinabi mong may ina ang Diyos, ay lalabas ngayon na under ni Maria ngayon ang Diyos, sapagkat anak lang niya ang Diyos eh. Siya ang ina. O ay kaya yung iba, ginudyo si Maria, sapagkat ina siya ng Diyos. Dahil ina siya ng Diyos, Diyos daw si Maria. O ay di under pa pala ni Maria ang Diyos. Mas higher authority pala siya. Kasi anak niya ang Diyos eh. Ang tamang gamitin doon, anak si Jesus sa kalagayang tao, pero sa kalagayang Diyos, walang ina ang Diyos. Sapagkat bago pa si Maria, may Diyos na. Oh,
Yan lang ang ilang mga paglilinaw. Ay nasa sa inyo yan. Kung ayaw niyong tanggapin, ayaw niyong paniwalaan, ay yan po ang katotohanan nakapaloob sa salita ng Diyos. Kung hindi ninyo ito maintindihan, manalangin kayo sa Espiritu Santo na ipaunawa ito sa inyo ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, maitutuwid yung mga maling aral na ating natanggap. Mga katuruang pagano na magbubulid sa atin sa impyerno. Paano tayo magiging banal kung baluktot ang katuruang tinanggap natin? So, magiging banal lang ang isang tao kung ang salita ng Diyos naintindihan niya ng maayos at naipamuhay niya. Na ito nga ang nagtuturo ng daan ng kaligtasan, ang salita ng Diyos, kinasihan, inspired by the Holy Spirit, ang salita ng Diyos, nagtuturo ng katotohanan, ang salita ng Diyos, nagpapabulaan ng maling aral. Ano pa po yung sinasabi dito? Nagpapabulaan ng maling aral. Nagtutuwid sa likong gawain. Dahil tayo po, iba-iba ang nagpalaki sa atin. Iba-iba ang kapaligiran kinamulatan natin. At dahil doon, na-impluensyan tayo ng masamang impluensya ng mundo. Kaya, minsan, hindi natin nakikita yung tama at tayo po ay nakakagawa ng mga kamalian. At maraming tao namumuhay sa mali. Maling paniniwala, maling pananampalataya, maling pananaw sa buhay. Maraming mali. Pero pag ang tao nagbabad sa salita ng Diyos, pumukos sa salita ng Diyos, itatama siya nito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtutuwid sa liko at baluktot na buhay ng tao. Kaya, para maging baral ka, maituwid ka, maging matuwid ka, bumabad ka sa salita ng Diyos. Kaya, basa-basa po. Huwag puro TV. Huwag puro gadget. Huwag puro lakwatsa. Maglaan ka ng oras. Basahin ang salita ng Diyos. Nagpapabulaan sa maling aral at nag-aakay sa isang matuwid na pamumuhay. Ayan, ang liwanag po. Kaya kung baluktot ka, pagsigi mo ang aral, sigi mo ang pakinig. Yan, araw-araw tayo dito, magsalo-salo sa ating delivered, sa ating live streaming. Maniwala ka sa akin, hindi magtatagal. Lahat ng baluktot, maitutuwid. At ikaw ay maaakay sa wasto at nakalulugod na pamumuhay sa harapan ng Diyos. Sa gayon, ikaw ay madadala sa isang banal na pamumuhay. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Kaya nga, ang sabi dito, para ang lingkod ng Diyos ay maihanda sa mga matuwid, tama, at banal na gawain. Kaya, number one talaga, salita ng Diyos ang makakapagpabanal sa tao. Kaya ano yung sabi po sa aklat ng Joshua chapter 1? Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. I-meditate nyo day and night. Utos yan. Kaya pag may mga grupong nagsasabing, ay hindi na kailangang mag-aral ng salita ng Diyos, ay bakit yung mga unang tao noon? Kasi nakarinig po ako ng ganyang preacher, ang dami pa namang nakikinig, kilalang kilala, famous talaga. Sabi niya, kahit wala na kayong salita ng Diyos, kahit di na kayo magbasa ng Biblia, ay bakit yung mga unang tao ika noon? Wala namang binabasang Biblia, naging kalugod-lugod sa Diyos. Tingnan po naman ninyo yan. Aral ng demonyo yan. Narinig ko po talaga yan. So kahit di na rin magbasa ng Biblia, kasi yung mga unang tao noon, wala naman daw Biblia, naging kalugod-lugod sa Diyos. Ay paano sila magbabasa ng Biblia? Ay wala pa nga noong Biblia. Pero nung maisulat ang Biblia, utos na eh. Inutos na eh. Joshua chapter 1 verse 8, inyong saliksikin, basahin ang aklat ng Panginoon, i-meditate nyo day and night upang matupad nyo ang lahat ng nasusulat, ang pangako ikaw ay giginhawa at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan ng iyong buhay.
Suutos eh. Basahin ang aklat ng Panginoon. Tapos sasabihin ng iba kahit hindi na magbasa, ay binabiolate mo ang aral ng Panginoon. Mas makikinig ako sa sinabi ng salita ng Diyos ng Biblia kaysa sa sinasabi ng mga bulaang tagapangaral na hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Kaawaan-awa sila ng Diyos. Salita ng Diyos, kailangan natin para tayo po ay mapabanal. Pangalawa, na siyang daan para tayo ay mapabanal dahil tayong lahat makasalanan. Lahat tayo ay hindi perfect. Ay paano tayo ngayon magiging karapat-dapat sa Diyos at magiging karapat-dapat na humarap doon sa banal na trono ng Diyos at tumira sa langit na bayan na tinawag ding banal na lungsod? Paano tayo maging accepted doon? Pangalawang daan. Pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kaya nga yung mga alagad eh, binili na ng Panginoon bago umakyat sa langit eh. Sabi ng Panginoon, ako'y aakyat dun, pero bababa ang comforter o tagapag-aliw ninyo, ang banal na espiritu. Nang sabi ng Panginoon, ito ang magtuturo sa inyo, John 14:26, ito ang magpapaalala sa inyo, ito rin ang gagawa ng conviction sa inyo, gigiyagising kayo ng Espiritu Santo at ipapakilala niya kung ano ang matuwid. Siya rin ang gagawa ng conviction. At pag binabang kayo ng Espiritu Santo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. At magagawa ninyong magpatutuo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Ayan sabi niya sa kanya mga alagad. At ang Espiritu Santo, pag tinanggap ng tao, ito ang magpapabanal sa kanya. Eh bakit po? Kaya nga banal na Espiritu eh. Kaya lahat ng tinitirahan ng banal na Espiritu ay pinapaging banal ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ang pinakadaan para ang tao maging banal. Kaya nga, ano yung sabi sa Epeso? Sa aklat ng Epeso 5:18, huwag kayong magsipaglasing ng alak kundi sikapin yung mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Ano po yung ibig sabihin ng mapuspos? Mapasailalim ka, malukuban ka. Malukuban ka. Malublob ka. Sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong alis, kailangan niyong matanggap yan. Bakit? Ay kung hindi matanggap ang banal na Espiritu na ipinangako ng Panginoon, lalamunin ang sistema ng mundo ang mga apostolist, ang mga mananampalataya. Kaya sabi na kailangan matanggap niyan. At nang bumaba ang Espiritu Santo noong Day of Pentecost, nakarinig siya ng malakas na ugong ng hangin, chapter 2 ng Book of Acts, at nakita nila ang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi na dumapo sa ulo ng bawat isa. At ang lahat ng mga mananampalataya nung unang kapanahunan sa pangungunan ng mga apostoles ay nagsipagsalita ng iba't ibang wika na puspos sila ng Espiritu Santo. Tanong, bakit kaya ang Espiritu Santo nung bumaba napakita o nakita sa pamamagitan ng mga dilang kawangis ng apoy? Isa po sa simbolo ng Holy Spirit ay fire. At nang umapir kay Moises si Lord nung unang kapanahunan, mapapansin po natin na siya ay nakipag-usap, mayroong isang punong lumiliyab pero hindi nasusunog. Apoy pa rin. O tingnan po ninyo ha. Pagkatapos nung bumaba ang Espiritu Santo at binaptize ang mga apostoles, apoy pa rin yung nakita. Dahil yung apoy ay sumisimbolo po, sumusunog po yan. Lumuluto po yan. Diba? Oh, pag kayo may mga nilulutong pagkain, diba ginagamit nyo apoy? Apoy. Pag mayroon kayong gustong sunugin na basura, diba apoy ang kailangan na pansunog? Dahil maraming basura sa buhay ng tao na dapat masunog kapag napuspos ka ng Espiritu Santo, lahat ng dumi at basura mo susunugin. So kung masusunog na lahat ng karumihan natin
sa ating pagkatao, maruming isip natin, maruming puso natin, maruming pananalita natin, susunugin yan ang Holy Spirit. So pag nasunog yan, kahit ikaw'y makasalanan, magiging banal ka. Kaya nga pag spirit-filled ka na, yung mga salita na hindi magaganda, hindi nalalabas sa labi mo. Bakit? May espiritu na nasa iyo. Gagawa yan ng conviction para ang bibig mo bantayan na hindi magsasalita ng masama. Naintindihan po ninyo? Sabi ko sa inyo, bakit apoy ang ipinakikita na isa po sa simbolismo ng Espiritu Santo na dapat pumuspo sa tao para maging banal ang tao? Yung apoy ay lumuluto, panluto yan. Yung mga hilaw na pananampalataya, hilaw na relasyon sa Diyos, pag ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo, lulutuin yan. Kaya hindi ka man karapat-dapat, pinuproseso ka sa pamamagitan ng apoy. Napapanday ang pagkatao mo. Yun yung sinasabi ko na isang halimbawa, pag pumunta po kayo sa isang pandayan ng itak, yung pandayan ng itak, pag pumunta kayo dyan, makikita ninyo iba-ibang mga bakal, mayroong makalawang, mayroong baluktot. Lahat yan under process, makakakita naman kayo doon nung mukhang itak na, pero tinataliman pa, hinahasa pa, inaayos pa yung forma. Pero lahat ng mga bakal na nandoon na ipoproseso para maging itak, lahat po yon i-develop. So parang isang simbahan, ang simbahan parang pandayan. Pag pumunta ka dyan, huwag mong isipin, ay lahat dyan, totoong Kristiyano na. Para ba sa pandayan, lahat na makita mong bakal, ayan, maging itak yan. Hindi. Dadaan lahat yan ang proseso para maging itak. O, paano po pinapanday ang itak? Di ba? Pinararaan sa apoy. Babagahin yan sa apoy. At sa pamagitan ng panday na may hawak na maso, ilalagay doon sa palihan o sangkalan na bakal din. Pupukpukin yung bakal ng kapwa bakal na kasangkalan sa bakal para ito ay mahubog na maging itak. At hindi po ito mahuhubog, hindi po ito mapupurma kung walang apoy na paglalagyan sa kanya. Apoy. Ganon din po ang buhay ng tao. Pag dinala tayo sa church, huhubugin tayo ng Panginoon. At ang ginagamit na panghubog sa atin, salita ng Diyos. Nag-ipinapangaral ng tagapangaral. Pinupukpok tayo ng salita ng Diyos para yung matitigas na parte ng ating puso mabasag, mapalambot. At ang Espiritu Santo ay naandun, pumupuspos sa pagkatao natin para sunugin lahat ng basura at lahat ng baluktot sa atin ay ituwid. Kaya magkasama ang salita ng Diyos, magkasama ang pagkilos ng Espiritu Santo, yung baluktot na buhay ng tao, yung matigas na puso ng tao, yung kalawangin na utak ng tao, lahat yun mawawala kapag ka tayo ay pinanday ng Diyos. Amen. Kaya nga po, magkasama po yan para banalin ang tao. Salita ng Diyos, banal na Espiritu, kapuspusan ng Espiritu Santo, hindi ka man perfect, kapag ikaw ay hinubog ng salita ng Diyos, pinuspos ka ng Espiritu Santo, ikaw ay magiging perfect. Hindi ka man banal, kapag ikaw ay nagbabad sa banal na salita ng Diyos, napailalim ka sa kapuspusan ng Espiritu Santo, ikaw ay magiging banal. Kaya nga hindi pa bumabalik si Lord, kaya hindi ka pa namamatay, kasi under process ka pa eh. Hindi ka pa makakaharap sa Diyos na banal. Hindi ka pa karapat-dapat sa banal na langit. Hindi ka pa pwede tumira sa banal na lungsod na inihanda ng Diyos. Hindi ka pa angkop, hindi ka pa karapat-dapat na makasama ng mga banal na nilalang na nandun sa langit. So bago mo sila makasalamuha, bago mo sila makasama, bago ka makaharap sa banal na Diyos at makatira
sa banal na, na lungsod na inihanda ng Diyos, kailangan mo munang pandayin ka. Pandayin ng salita ng Panginoon, pandayin ng Espiritu Santo. Kaya lahat tayo under process. Hindi tayo perfect, pero lahat tayo ay pinapanday ni Lord para maging perfect at maging karapat-dapat pagdating ng araw na haharap tayo doon. So hanggat tayo ay buhay pa, lahat tayo under process. Kaya huwag tayong maghusgahan sa kahinaan at pagkakamali ng isa. Ano man ang kahinaan, pagkakamali niyan, ipag-pray nyo. Kasi under process pa yan eh. Eh nakakalungkot po minsan eh. Yung tao, mas mahigpit pang humatol sa kaysa sa Diyos. Eh pinapanday pa ng Diyos, sinusgahan mo na, ay paimpyerno yan, huwag kang makinig dyan, huwag kang maniwala dyan. Paimpyerno yan. Impyerno ang pupuntahan yan. Ganyang kalupit ang tao, pero ang Diyos hindi. Hanggat buhay, kahit na nakagawa ng kasalanan o anuman pagkakamali, huwag nating husgahan. Diyos ang hahatol. Anong malay nyo? Ngayon, baluktot yan. Ay kumilos ang Espiritu Santo. Nakarinig ng makapangyarihan salita ng Diyos. Nagkaroon ng conviction, nagkaroon ng totoong pagsisisi. Baka ngayon, yung hinuhusgahan mong baluktot na tao, bukas mas banal pa kaysa sa iyo. At ikaw naman ang naging baluktot. Kaya nga mag-ingat tayo na nakatayo, baka tayo matumba. Diba? Dahil may diablo eh. Huwag kang yayabang-yabang pag pinakawalan si Satanas at ipinahintulot na ikaw isubukin. Baka magulat ka na lang. Isang araw nakabagsak ka na pala. Kaya nga, magpanalangin lang tayo mga kapatid, mga kamanggagawa. Kasi wala talagang matuwid eh. Wala talagang makakapagmalaki. Wala talagang pwedeng humusga sa kapwa-tao niya. Lahat tayo may kahinaan. Iba ay nilarawan sa simbahan, iba-iba. Doon sa pitong iglesia tinalakay natin, iba-iba ang diferensya. Mayroong malahininga. Mayroong mga nanlalamig. Mayroong mga ang yaman, pero sabi ng Panginoon, dukha kayo. Iba-iba ang diferensya eh. Ibig sabihin, lahat tayo hindi talaga perfect. Kaya kailangan ang simbahan, kailangan ang mga ngaral, kailangan tanggapin ang aral, kailangan lagi nakatunin kay Lord, laging manalangin, laging makinig ng salita ng Diyos. Kasi ipuproseso tayo nito eh. Ito yung paraan para tayo mahubog at mapanday na kung paanong ang Diyos ay banal, tayo ay maging banal. Kaya yung mga tao na nakagawa ng pagkakamali, sabi niya, ayaw ko na mag-church, ayaw ko na sumama sa prayer meeting, ayaw ko nang sumama sa mga Kristiyano kasi nagkasala ako eh. Alam mo na palang nagkasala ka, bakit lalayo ka pa? Kung alam mong ikaw ay marumi, bumabad ka doon sa lugar na ikaw ay lilinis. Alam mo nang marumi ka, magpapakalublob ka pa ba sa dumi? Hindi, pumunta ka sa lugar na kung saan malilinis ka. Ang salita ng Diyos, mainam na panlinis sa buhay ng tao. Kung ikaw ay baluktot, itutuwid ka nito, aakayin ka nito sa wastong pamumuhay, at sa pamamagitan nito, kahit ikaw makasalanan, magiging banal ka. Ay, si San Pablo, dating mamamatay tao eh. Critical dati ang espiritu, umuusig ng Kristiyano eh. Pero tinawag ng Panginoon, mula sa pagiging isang tagapag-usig, naging manunulat. Kaya ang Biblia, na isulat karamihan po sa Bagong Tipan, si Pablo ang ginamit. At siya pa ang naging apostol ng mga hintil. Can you imagine? Masamang tao, isang dating kriminal, pumapatay ng Kristiyano. Binago. Si San Pedro, dating sinungaling. Binago ng Diyos. Mahina ang paninindigan, tinatwa si Jesus. Pero bakit naging santo sila? Oh, naiproseso eh. Naiproseso. Ikaw man ay magiging santong buhay. Kung ikaw ang pangalan mo ay Idna, Santa Idna ka. Kung ikaw ay Crisanto, Santo Crisanto ka. Kaya lang, under process pa. Bago dumating si Lord, bago kanya kunin, ang panalangin ko, maging acceptable ka, karapat-dapat ka sa langit na inihanda ng Diyos. Banal ang lungsod, banal ang Diyos, banal ang mga nilalang doon. Hindi ka angkop kung hindi ka maging banal. Kaya ano ang utos? Magpakabanal nga kayo. Ayan. Magpakabanal nga kayo.
At ito po ay dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. Hebreo 12:14. Sa pagpapakabanal po, makikita po natin sa aklat ng Hebreo 14, sa Hebreo 12:14, sabi dito, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Oh, hindi pala ang tao makakaharap sa Diyos. Hindi mo makikita ang Diyos, sabi ko, matutunaw ka eh, kung hindi ka maging banal. Ano yung sabi? Magpakabanal kayo, hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. At may idinugtong, sikapin mong makasundo ang iyong kapwa. Kaya kung ikaw ay namumuhay sa hinanakit, namumuhay ka na may galit, namumuhay ka na may mga tao na kasamaan ang loob, sabi dyan, sikapin mo na makasundo mo yan. Kaya nga may utos eh, bago ka humayin ng anumang iahayin mo at may nakita kang taong galit na galit sa iyo, makipagkasundo ka sa kanya, saka mo ituloy ang iyong paghayin. Kasi ayaw ng Diyos na sa banal na pamumuhay, may mga tao na kasamaan natin ang loob. Amen. Kaya yung mga mahilig makipag-away, mahilig sa away, tigilan mo na yan. Kung gusto mong maging banal, makaharap ka sa Diyos, makita mo ang Diyos, ang sabi dyan, magpakabanal kayo sapagkat siya ay banal. Maliwanag po, Hebreo 12:14. Amen. Amen. Hallelujah. Panghuling puntos. Ang nagpapabanal sa tao ay ang dugo ni Jesus. Kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ang lahat ng mga makasalanan. Tatlo yung nagpapabanal. Salita ng Diyos, banal na Espiritu ng Diyos, at ang dugo ni Jesus. Kaya mababasa din po natin dito po sa isang bahagi ng kasulatan sa aklat ng Hebreo 9:14. Tingnan po natin 9:14 ng aklat po ng Hebreo. Sabi po dito, ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis. Yan, lumilinis pala no. Sa ating puso't isip upang talikdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya yung pagtigis ng dugo ni Jesus dun sa krus, ito yung naging daan para tayo ay mahugasan sa ating mga kasalanan. Sapagkat walang kapatawaran ang kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Bakit po naging dugo ni Jesus ang naging susi para ang tao ay mapabanal? Kasi po nung unang panahon, sa bayang Israel, may alituntuning ipinatupad ang Diyos na bawat mga nagkakasala na gusto nila'y mapatawad ang kanilang sala, maghahandog po sila ng kordero o tupa. At dapat yung ihandog na tupa, walang kapintasan, hindi pwedeng pilay, hindi pwedeng may sugat. Walang diferensya. Malusog talaga. Dadalhin yun doon sa pari, at ang gagawin ng pari, gigilitan ng liig yun, sasahudin ang dugo. Yung katawan, susunugin yun bilang handog sa Diyos. At yung dugo, kukunin po yun, iwiwisik doon sa isang makasalanan at ipapanalangin nung mga saserdote nung unang kapanahunan para mapatawad ang isang makasalanan para siya ay maging malinis. Kaya lang po, naging problema, nag-abuso ang tao. Pagkatapos silang maghandog, winisikan ng dugo, ipinanalangin, nagpapanalangin, napatawad, gagawa na naman ng maraming kasalanan, sige na naman ang gawa, aalaga na naman tupa, maghahandog na naman, ulit-ulit yun, taon-taon na lang, handog, gawa ng kasalanan, handog, hindi naging sapat. Kaya anong ginawa ng Diyos? Minsan lamang na paghahandog ang kanyang hinihingi, na ibubuhos na dugo para mapatawad ang kasalanan ng tao.
ipinadala ang bugtong niyang anak. Kaya anong tawag kay Kristo? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit kordero? Siya yung naging pampalit doon sa mga tupa na inihandog. Kaya si Kristo tinawag na tupa na nag-aalis ng kasalanan, kasi nung ibuhos niya ang kanyang dugo, iyon yung naging daan para ipatawad ang kasalanan ng sangkatauhan. Kung paniniwalaan nila. Kasi dito yung sumampalataya lang ang may benepisyo ng pagpapatawad. So nung ibubo ni Kristo ang kanyang dugo, ang sabi doon, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Kaya si Kristo walang kapintasan eh. Talagang perfect. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip. Glory to God. So yung karumihan ng tao, yung karumihan ng puso, hindi lang sinusunog ng Espiritu Santo, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ganap na nalilinis tayo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya akong walang dugo na nabuhos dun sa krus, kahit magpakabait ang tao, kahit gumawa siya ng maraming mabubuting bagay, isang bagay ang sigurado, marumi ka pa din. Marumi ka pa rin. Pero salamat na sa pamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos dun sa krus, ang lahat ng karumihan sa puso't isip natin ay nalilinis. Kaya nga, once nang makakilala kay Kristo, hindi tanggapin si Kristo, hindi niya mararanasan yung paglilinis ng dugo ni Kristo. Kaya nga, lahat ng tao na gustong maging banal, kinakailangan magsimula sila sa unang hakbang, tanggapin nila ang salita ng Diyos, matanggap nila si Jesus, matanggap ang banal na Espiritu para sila ay mapaging banal. Kaya kaibigan kong minamahal, ganyang kamakapangyarihan ang dugo ni Jesus. Kaya nga pag tayo nagpipray, ginagamit natin yan sa dugong banal na nabuhos dun sa krus. Idinadalangin namin maging sakit at karamdaman, gawa ng Diablo, lahat ng mga demonic spirit, pinalalayas namin, pinapawalang bisa namin ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Dahil hindi lamang po yan nagpapabanal, sa mga susunod na mapag-aaral natin, ang dugo ng kordero ay daan para lagi kang manalo laban sa Diablo. So, medyo alanganin na yung oras natin. Ito lang ang gusto kong bigyan din sa inyo. Kaya nga po mga kapatid, kung sa palagay ninyo may mga nagagawa pa kayong kamalian, may mga karumihan pa sa isip, may mga karumihan pa sa puso, manalangin tayo at banggitin natin ang dugo ni Jesus. At sabihin natin, Jesus, ako'y naniniwala na matay ka sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos mo ang dugo mo. Linisin mo ako sa aking karumihan, sa isip ko, sa puso ko, linisin mo ako, Panginoon, ng iyong mahal na dugo. Takpan mo ako, Panginoon, ng iyong mahal na dugo. Kubiran mo ako para hindi ako masaling ng Diablo at hindi ako maibulid ng Diablo sa pagkakasala. Pwede nating gamitin ang mga ganong klase ng panalangin. Very powerful po yun. Very powerful. Kaya nga, mga iniibig kong mga kapatid, ito yung mga katotohanan gusto ko pong ipaunawa sa inyo. Ano ang dapat nating gawin para tayo ay maging ganap na banal at maging katanggap-tanggap sa banal na Diyos? Roma 12:1, huling talata po. Roma 12:1, ano po yung sabi doon? Ako'y namamanhik sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Hallelujah. Para ikaw ay paging banalin ng Diyos. Maging karapat-dapat ka kahit ikaw, ako na makasalanan, maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Ito yung pinakamainam na hakbang na gagawin natin para ikaw ay maging banal at katanggap-tanggap sa kanya. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay na ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Banal, kalugod-lugod sa kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So para ikaw ay mapaging banal, ariing banal,
makapamuhay na banal, maging katanggap-tanggap sa Diyos na banal, makapasok sa banal na lungsod, makasama ng mga banal na nilalang sa langit. Ang kailangang gawin ng tao, ihandog, ialay, i-offer mo ang iyong sarili sa Diyos. Dedicate yourself unto God. 100% na pagtatalaga. Hindi yung, Lord, inihahandog ko lang sa iyo yung araw ng Linggo. Pag Lunes hanggang Sabado, ay ako ang bahala sa sarili ko, ako ang masusunod. Pag araw ng Linggo, ayan, lahat ng gusto mo, yan gagawin ko. Pero Lunes hanggang Sabado, ako ang bahala, ako ang masusunod sa sarili ko. Hindi yun, hindi po yun yung 100% na pag-o-offer ng sarili. Ang 100% na pag-o-offer ng sarili ay nangangahulugan na yung buong buhay mo, pagkatao mo, resources mo, lahat ng nasa iyo, kaluluwa mo, espiritu mo, katawan mo, buong pagkatao mo, ipasakop natin sa Diyos. I-offer natin. Kaya nga sabi niya, ako'y namamanhik sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Bakit masaganang habag? Ibinigay si Kristo, nag-alay ng buhay, ibinubuo ang dugo niya para sa iyo at para sa akin. Alang-alang doon sa masaganang habag na yon, ihandog ninyo, ialay na ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Pag nakaalay na ang iyong sarili sa Diyos, hindi na ikaw ang masusunod. Kung sino yung pinag-alayan mo ng buhay mo, yun na ang masusunod sa iyo. Hindi ka na mabuhay sa iyong sarili, kundi mabuhay ka na alinsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat inoper mo na yung buhay mo sa Kanya. Kaibigan, kapatid, siya nakakaalam kung ano ang puso mo, kung ano ang pagkatao mo, at kung ano ang kasalanan mo. Hindi kita kilala mula sa pagkabata mo. Hindi ko alam kung anong dami ng mga atraso mo at mga nagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Pero gusto kong sabihin sa inyo, sindami man yan ang barko na lumulutang sa karagatan, ang pagpapatawad ng Diyos, sinlawak ng dagat. Isuko mo lang, i-offer mo lang yung sarili mo sa Diyos, isurrender mo lang, 100%. Tulad ng sinasabi dito sa Roma 12:1, ihandog ninyo ang inyong sarili. Yan ay buhay na handog, na maging karapat-dapat sa Diyos, maging banal, at maging karapat-dapat sa pagsamba sa Kanya. I-offer mo, 100%. Ang Diyos ay lagi naghihintay sa lahat ng tao na magpapakumbabang lalapit sa Kanya. Bukas ang Kanyang trono, bukas ang luklukan ng Kanyang awa, bukas ang Panginoong Hesukristo na tayo po ay patawarin, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng Kanyang mahal na dugo, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating karumihan. Karumihan ng puso, karumihan ng isip, karumihan ng pananalita, anumang maruming gawa, kaya tayong linisin at patawarin sa pamamagitan ng dugo na nabuso sa krus na pinangbayad sa ating mga kasalanan. So, kaibigan, kapatid, ikaw, ako, tayong lahat makasalanan. Anong dapat nating gawin? Lumapit tayo na may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, magkaisa tayong manalangin, at hingin natin na tayo patuloy na puspusin ng Espiritu Santo at patuloy tayong takpan ang dugo ni Jesus. Wala sa atin, at hindi na tayo makita na isang marumi, na isang makasalanan, kundi tayo po ay ariing banal ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Magkaisa po tayo. Saan ka man naroon, sa bahay man, nasa sakyan ka, nasa trabaho, o saan ka mang lugar, pwede ba sa loob ng ilang sanglit makiisa ka at sumabay sa panalangin ito para tayo ay paging banalin ng Diyos. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa banal na mensahe at aral na amin pong narinig. Sa pamagitan ng iyong mga salita ay naintindihan namin na kailangan pala kami talaga ay maging banal, sapagkat hindi kami karapat-dapat na humarap sa iyo sa langit. Hindi kami makakapasok sa banal na siyudad. Hindi kami pwedeng manirahan sa banal kung hindi kami magiging banal, dahil banal ang lugar na yon, banal ang mga nilalang na nandoon, at banal ang Diyos. Banal ka, Diyos.
So paano kami maging karapat-dapat? Kailangang makaabot kami sa pagiging banal. Narito kami, Panginoon, sinusuko namin ang aming sarili. Patawarin mo kami, Panginoon, lahat ng karumihan sa puso, isip namin, sa aming pagkatao. Lord, hugasan kami ng mahal na dugo ni Jesus upang kami ay mawala sa karumihan. Para kami, Panginoon, ay maging banal. Sinusuko namin ang lahat ng aming kahinaan. Sinusuko namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo. Jesus, aming tagapagligtas, salamat sa dugo mo na ibinuhos mo doon sa krus, na dahil dito, kami ay napapatawad, kami ay nalilinis sa lahat ng karumihan ng aming kaluluwa at espiritu. Salamat din po na kahit kami hindi mo anak, tinanggap mo kaming anak mo nang kami ay manalig sa iyo na ikaw ang Panginoon at tagapagligtas. Salamat din, Panginoon, na habang kami nabubuhay, kami ay may pagkakataon na laging magpakumbaba sa iyo. Lagi ka nagbibigay ng second chance para kami ay magsisi, isurrender ang sarili namin. At sa oras na ito, Panginoon, ipinasasakop namin ang aming buong pagkatao sa iyo. Dahil ito po ay inihahandog namin sa iyo bilang isang buhay na handog. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga sarili sa paghahandog namin sa iyo. At mula ngayon, Panginoon, pagharian mo kami ng iyong banal na espiritu. Ikaw na ang masunod sa amin, ikaw na ang mabuhay sa amin, at sa buhay namin, nais namin, Panginoon, na kami ay maging banal. Salamat po, banal na Diyos. Purihin ka sa pangalan kaisa ng banal na espiritu mo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang Bread of Life, kung kayo po ay napagpala, isend po ninyo sa inyong mga kaibigan, mga chat group, isend po ninyo sa inyong mga relatives ang kopya ng video ito. Kung wala po, pwede kayo mag-request, at ginagawa ko po, sinesend ko po yan sa inyo, sa inyong mga wall, sa inyong mga messenger. Ang purpose po nung pagsesend ko, para po ipo-forward ninyo doon sa ibigan nyo, kapamilya mo, kachat mo, na kailangan din nilang makarinig. So, kaya po sinesend ko. Baka yung iba sabihin, ano ba ito? Araw-araw na lang, lagi ako binibigyan itong ganito. Kailangan po natin yan. So, kung hindi nyo naman gusto, eh, di-erase nyo. Kasi po, may plane eh, na sabi na, meron na naman. Ay, deliberate nga eh. Eh, kung ayaw mo namang mag-subscribe, eh, pasensya na, erase mo na lang. Pero, sa lahat ng tumatanggi sa salita ng Diyos, sorry po, hindi po kayo anak ng Diyos. Pero ang tunay na anak ng Diyos, nakikinig, tumatanggap, tinatangkilik, at mahal ang salita ng Diyos. Amen. Salamat po, mahal na tagapakinig. At bukas po uli ng umaga, alas 6, magsama-sama po tayo sa atin pong daily bread. At kung kayo po ay mayroong prayer request pala sa mga sakit, karamdaman, dinadalang problema, saglit po tayong manalangin muli. Mahal na Diyos, narito ang aking mga tagapakinig. Ano man po ang problema, pangailangan nila, ikaw po ang nakakalam. Katagpuan po sa mga may sakit, tipuin niyo mga bahagi ng katawan na may sakit. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako, miracle healing, receive your healing. Yan sa paa, sakit man yan sa bituka, sakit man yan sa ulo, sakit man yan sa balat, sakit man yan sa buto, sakit man sa dugo, sa rayuma man yan. Lahat ng uri ng sakit mula hanggang pa sa pangalan namin, pinalalayas namin sa pangalan ni Jesus, at nananalig kami sa pamagitan ng banal na dugo na nabuhos ng Kalbaryo kami mga kasalanan. Hugas kasama na sa tinanggal ng Panginoon ang lahat ng mga sakit. Salamat, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa iba pang mga pangangailangan, financial man, problema man ito, sa kanilang pamilya, sa kanilang anak, sa asawa, sa kabuhayan, anumang mga problema na nais ng bawat tagapakinig na maranasan nila ang pagkilos at pagtugon mo. Ama, sa pangalan ni Jesus, nanalangin po ako, katagpuin mo sila at ipagkaloob po ninyo ang solusyon sa kanilang problema. Maghimala po kayo sa bawat nangailangan ng himala. Jesus. At muli, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Sa iyo lang po ang lahat ng karangalan ngayon at magpapakalaman.
ni Hesukristong Panginoon at aming tagapagligtas, kaisa ng banal na Espiritu na gahari noon ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming pagsamo at dalangin. Amen and amen and amen. Purihin po ang Diyos. At muli, salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig diyan sa Amerika, sa California, tagapakinig sa Canada, tagapakinig sa Korea, sa inyo na aking mga tagapakinig at tagasubaybay diyan sa Japan, sa aking mga tagapakinig diyan sa Singapore, at sa iba't ibang lugar ng aming mahal na bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw po, sumaatin ang pag-iingat.